we're back. Pupunta lang tayo ngayon ng ano, ng Rusi. Olongga po. Ayan. So napakaganda ng panahon ngayon. Hindi siya mainit, makulimlim. Asa na nga ba yun? Nawala na yata ako. Okay, ito. Rusi. Tingnan lang natin kung may mga bagong motor sila. Paalam ulit tayo kay Sir Mike. Ay, wala na yung RFI. Ayun. Meron. Meron. Kulay blue. Sarap. May bago silang gama. Papunta na muna natin sila. GP150. Ganda nito ah. Ah, ito na yung Flash 150. Okay. Galing. Oh, lalagyan siya dito. Paalam muna tayo. Okay lang. Ang price niya sa cash, sir, is 70,000, sir. 70,000. Tapos... Sa ano, sir? Down payment? Down payment, 7,000. 70. Tapos... For 3 years, sir. For 3 years. Ano niya, yung overdue. 3,080. Ang updated niya is 2,780. Ah, pagka-updated siya, 2,780. Okay. Oo. So may rebate siya na parang... May rebate siya na 300. Alright. Salamat. Salamat, sir. So yun, pinayagan tayo nila, sir. So shout out sa kanila. Wala ata si Kuya Mike. So, ang ganda ng bike na to. Kuha lang tayo ng picture. Tapos, yun. Nandito na naman tayo sa Rusi Olongga po. Walang battery. Alright, so ito yung bike nila na bago na nakita ko dito. Flash 150i. Ayan. So may nakalagay din dito, GP150. So yung decals niya, maganda, eye-catching. Tapos gusto ko yung mga kanto. Ito. Ang ganda, ano? Para tayo sa ilaw. Okay. So yung ilaw nito, LED na. Ayan, LED. Ang daming likod siguro. Hindi ko lang alam. Unahin natin yung ilaw sa likod. Mamaya. Alright. So dito, LED na rin. Sa likod, LED na rin siguro to. Tignan natin. Yes. Mukhang LED na rin. Okay. So, yun. Dito muna tayo sa taas. Ganda! Alright, so ito yung display panel niya. Kung makikita mo dito, basic lang yung RPM o yung tachometer. Tapos dito yung display niya, yung tawag dito, speedometer. So, digital. Tapos, hindi ko alam po ano to. Digital na rin siya. Combination siya ng analog pati digital. Alright? So, dito sa kabila. Lambot ng clutch. Okay, lights, switch, horn, tapos turn signal switch. Okay, so ang kaibahan dito sa mga typical na ano, parang katulad siya ng Honda Click. Ayan o, kasi yung truth nandito rin yung bukina. So napagkakamalan kong sa akin ha, personally napagkakamalan ko tong turn light switch. Okay. Tapos dito naman, light switch, headlight switch. So park light, tapos yung headlights. Ayan. Tapos yung starter. Ayan. So ang ganda. Lambot ng clutch. Okay. So ito is fuel injected 150cc. Alright. And yes, napakaganda ng looks niya sa harapan kasi pointed to. Parang very aggressive tignan. Diba? So parang pahaling tulad nga ito ng ano, Yamaha Sniper. Okay. Tapos punta naman tayo sa mga gulong niya. Yung gulong niya is sa harapan 9080x17. Okay. Tapos big disc na rin. Ayan, naka big disc. Hindi ko alam kung ilang mm to, pero ang laki ng disc niya sa harap. Okay, parang ano to. So, may design siya. Ayan. Tapos yung mags.
combination ng black and chrome na style na paint, and so ganda. Single cylinder syempre, alangan, tapos yung fork, telescopic fork, and so ganda, no? Tapos yung tipo nya, pakita natin ano, yung pito nya naka ano na rin to, yung pito naka side para mas madaling hanginan. Okay, so di ko alam kung tubeless to or tube type or ano. Tapos to ABS. Oh, hindi ka matumba. ABS, and may ABS na rin sya, so yun ang pinakamagandang safety added feature ng motor na to, GT150. Alright, so ulitin ko guys, yung motor na to is 150cc category. Of course, may kickstarter din. And tapos foot brakes, natutupi yung foot peg. Alright, and tapos yung foot peg niya sa back ride, maganda, hindi siya katulad nung mumurahin na klase. Okay, so ito yung pipe niya, may heat guard. Ayan. So sa gulong naman sa likod is 120x70x17 malapad. Okay, tapos naka disc brake na rin. Ayan. Okay, so sa harap naka ano to, sa harap ABS, tapos sa likod hindi, non-ABS siya. Alright, so sa flasher, napakaganda tingnan. Hindi siya nakalabas, kumbaga. So, nandiyan lang siya. Parang nakatago lang. Okay, so punta natin dito sa kabila. Ayun, pwede pa natin siyang buksan. Ngayon nga lang, wala kang malalagay dito. Wala siyang capacity, or wala siyang, ano ba tawag ba? U-box or box sa loob. Okay, so yun lang. Kapag bukas mo ng upuan, ano na talaga siya? Gas tank. Okay, and tapos maganda yung cover, seat cover. Ano na rin? Seat cover niya, napaka smooth. Tapos dito mukhang hindi siya madulas. Maganda yung pagka-seat lining na puti. And tapos may Rusi na emblem. So balikan natin. Alright, so ito hindi mo na siya kailangan ipatabas kasi nakatabas na siya. Talagang saktong-sakto na lang sa post na. Sasapuhin ka na yan. Alright, so papakita natin dito, meron din siya nito. Kung gusto mo mag-charge, meron siya nito. So ang kagandahan nito, naka-fix to ngayon. Naka-fix siya ngayon. Okay, hindi siya gumagalaw or hindi siya mukhang cheap. Mukha siyang okay. Tapos meron siya lang dyan both sides. Ito yung kagandahan nun. Pwede kang maglagay ng water bottle siguro dito or something na ano. Huwag ka lang magmamabilis parang dumatanggal. Parang hindi malaglag. Tapos kung nag-isip ka na malagyan ito ng tubig, hindi kasi may mga drain. Ano siya dun? Outlet. Ayan. So, yun. Kambyada. Pwede ka siguro mag-upgrade nito kung ayaw mo to. Okay. Sprocket, so sprocket nito siguro parang 48 siguro to. Tingnan natin kung may size 48 na siguro to, hindi ko alam, pero parang malaki siya eh, para naman nakalagay dito. Alright, so yun lang. Ang ganda ng bike na to, very aggressive. Tapos fuel injector na. Fuel injected na. So maganda, maganda. Wala ka nang i-upgrade, kumbaga. Kumbaga sa looks lang, pwede mo nang sakyan and gas and go. Hindi ka papahuli sa mga iba, sa mga leading brands ng motorcycle. Alright, so meron ka dito mong papag-papag. Nabubulol si Dago. Meron ka magpipilian dito na blue. Combination ng blue and white, tapos white, all white. Alright, para sa akin, mas maganda yung blue and white. Parang mas, ron siyang ano, mas eye-catching siya kumpara dito. Pero actually, pareho silang maganda. So, nung una, di ba, puro lang carb, ang Rusi. Ngayon, nag-evolve na.
napaganda na ng mga pyesa, okay, nagkaroon na rin ng fuel injection na mga ano, mga motor. So gumaganda na lang, gumaganda ang Rusi. Alright, so hindi na siya sinasabi ng iba na ano, na disposable. So ayun lang mga sir, no? Sana nagustuhan niyo yung ano, yung ipakita ko sa inyo ngayon. Okay, so ito is ano, nasa Rusi Ulongapo lang. So pwede nyo silang pasyalan, di ba? Sa shop nila para makita nyo. So ito, sa switch, ganun pa rin. Kung meron kang dalawang susi, switch. Ano to, ignition key switch. Oh, so switch na ito, di ba? Para ka ng ka-sniper, para ka damit mo. Tapos, napansin ko pala na isa, wala na yung mga maraming Rusi na stickers. Diba? Alos wala na, oh. Wala na yung maraming Rusi na stickers. Alright? Ito kung hindi mo makikita yung sa tambut, So, hindi, kung hindi mo makikita yung sa plate number na Rusi, hindi mo makakalain to na Rusi, eh. Diba? So dito sa bandang baba, ito naman dito na parang R na halagay. So pag-iisip ka ba na Rusian? Diba? Ito pa, hindi. And then dito, syempre yung signature nila, lalagyan talaga nila. So sa mga nagtatanong kung magkano to, yun nga, nabanggit nila kuya kanina, 70,000 ko ang cash. Tapos for down payment nito is 7,000. Alright. Ang monthly naman nito is 3,000 plus, 3,080 pagka yung regular. Tapos pagka updated ka is 2,780, parang mga ganun. Alright, so kung naghahanap ka ng motor na babagay sa'yo at nabibigatan ka sa mga branded, try mo to. Sigurado ko magustuhan mo tong motor na to. Sa bankingan, dito papahuli. So, malaki yung gulong. Alright. So sa mga susunod na videos natin, mas maraming motor pa. So that's all, and maraming salamat sa panonood sa videos na Akomoto, and stay safe po, bye bye. Inaanap ko yung bukasan ng upuan niya. Nandito pala. So kailangan mong kunin yung susi yan. Tapos diyan, ilagay mo dito. So yung maubusan mo yung upuan. Galing na. So hindi pa siya integrated dito sa ano, sa sisiyan sa harap. Kailangan pang ilipat, kailangan pang punin to para buksan mo yung upuan. Eh, so yun lang. Salamat kay Mambigin.